Okay! Pagsalitay naman natin yung iba, mga kasosyo. Si kasosyong Ron nandito, pabatiin natin. Kasosyong Ron, bati ka naman. Merry Christmas at salamat sa laging pag-active sa kasosyong malupit. Ay, sa kasosyo app natin, kasosyong Ron. Especially sa pag-vlog sa loob ng kasosyo app, na-encourage tuloy yung iba na mag-vlog din. Maraming na-share si kasosyong Ron sa mini-vlog niya sa kasosyo app. Kasosyong Ron, Merry Christmas. Kamusta ka dyan? Merry Christmas sa lahat. Ayan. And kararating ko lang ng Alabang ulit. Galing ako sa Santa Rosa. Family? Doon nagpasko? Doon. Sa mga kapatid ko. And ngayon, balik dito sa bahay. Nag-i-edit ulit. Trabaho ulit? Sa vlog. Ay, salamat sa effort. Kasosyong Ron. Ayun. Ano pa ba? Ayun. Good luck ulit sa kasosyo sa next year. Sana mas okay, mas organized. Yun. Tsaka mas, maintindihan ng iba na... Kasi marami pa rin sa labas yung mga wala sa apps na hindi pa rin nakaintindi bakit may subscription, may mga ganun. Ayun, sana kung maalam lang nila na sobrang sulit. Tsaka syempre may mga binabayaran talaga na pag may mga operation cost yan, di ba? Kumbaga hindi pa sila aware, kumbaga. Lalo na yung mga wala pang negosyo, hindi pa nila alam na sobrang sulit to itong ginagawa natin. Tsaka yung ginawa mo, sobrang laking bagay ito sa mga nag-i-start pa lang. Ayun. So, yun lang. Para wala naman akong masyadong sabihin. Sige, salamat pa umatend ka sa ating salo-salo ngayon, kasosyong Ron, ngayong Pasko. Okay, salamat doon sa in-open mo na yun. Total 47 lang tayo, mga kasosyo. Ito sa inyo ko lang sasabihin, ha. Sabihin nyo na lang sa mga mahalagang kasosyong kakilala nyo. Biglang isang araw, kahit gusto nyo pang makapasok sa kasosyo app, kahit may pambayad pa kayo, hindi na pwede. Sarado na. May sinabi ako sa inyong numero, di ba? Garitong numero lang ang kailangan ko para babago ang Pilipinas. Yung numero na yun, pag naabot natin sa kasosyo app, sarado na. So okay lang kung hindi pumasok yung iba. Kasi hinahanap ko talaga yung mga unang seryoso sa ginagawa nating trabaho. Hindi biro yung ginagawa natin, hindi naman tayo nagchichismisan eh. Tayo ang may kakayanan na baguhin ang Pilipinas. Yung tunay na pagbabago. Hindi natin kailangan ng madami. Kailangan natin yung mga seryoso. Huwag nyo na lang i-announce sa lahat. Pero kung nandito kayo at narinig nyo yun, edi salamat narinig nyo. Biglang isang araw, sarado na yung kasosyo app. Yung mga nasa loob, yun na lang. Kung gusto nyo makapasok ng membership, kailangan bilhin nyo yun sa isang nandoon na sa loob. Bilhin nyo ng mas mahal kung ibebenta sa inyo yung membership. Bahala kayo mag-usap. Pero pag sarado na. Hindi kailangan na sobrang dami. Kailangan ko yung mga seryoso. Ngayon nakikita ko naman eh. Nakikita natin kung sino yung mga una reklamo kesa sa una yung ambag. Diba? Sa community natin. Okay lang. Yun ang mahalaga. Yun naman dasal ko eh. Magpakilala ang mga dapat magpakilala. Kasi hindi naman natin kailangan ng sobrang dami. Kailangan lang natin yung mga seryoso. Kaya salamat sa mga unang nag-support. Kasi kahit na wala kayong inaasahan kapalit, nagsusuporta kayo sa mission natin. Yan ang mga kailangan kong kakampi. Hindi yung una reklamo. Meron pala akong tagline, no? Na nasa isip ko lagi. Kasi nag-ano rin sa utak ko yun eh. Paano yung mga walang pera? Hindi makapasok sa kasosyo app. Paano yung mga walang 8 pesos kada araw? Walang 299 kada buwan? Paano sila? Kawawa naman sila. Ito ang sumasagi sa isip ko. Para hindi ako madistract. Ang ginagawa pala natin, mga kasosyo. Ito ha. Ang ginagawa natin dito, ang ginagawa ko, hindi para sa mahihirap. Hindi ako naglilingkod sa mahihirap. Wala akong paki sa mahihirap kung tutusin. Ang pinaglilingkuran ko yung may mga pangarap. Magkaiba yun. Katulad yun lahat. Hindi kayo mahihirap. May mga pangarap kayo. Kaya tayo nagkakasundo-sundo. Yung mga walang pambayad sa app, wala daw silang pera. Pero tutusin, hindi naman talaga pera yung problema eh. Ang problema, yung pagiging mahirap yung utak. Yun nga yung pinapatay natin sa Pilipinas eh, di ba? Utak mahirap kasi tayo eh. Kahit nga mayroon tayo, ang dami nating kayamanan. Kaso dahil utak mahirap tayo, piling natin wala tayo. Wala tayong pera, wala tayong pambayad, wala tayong pang-invest, wala tayong kung ano. Hindi mahirap yung problema eh. Ang problema, walang pangarap. Ang kasosyo app, malinaw, hindi para sa mahirap. Kaya okay lang kung hindi makapasok yung feeling walang pera. Hindi makapasok kasi ayaw gumastos para sa pangarap. Well, okay lang pala. Kasi nung una nalulungkot, gusto ko ang bawiin eh. Bawiin ko kaya yung bayad. Kaso nung aking napagtanto yun, hindi para sa mahirap ang ginagawa natin. Kasi kahit tumulong tayo sa mahihirap, mga kasosyo, hindi mababago ang Pilipinas. Ang dami nang tumulong sa mahirap hanggang ngayon. Mahirap pa rin ang tinutumbok nila. Pag tinulungan ng mahirap, mahirap pa din. Mas mabigat ang trabaho natin ngayon. Kasi hindi pera ang binibigay natin para mabago ang Pilipinas, kundi yung sarili nating kaalaman, sarili nating pinagkakaperahan, oras natin, kasi tunay na pagbabago
magbabago ang gusto natin sa Pilipinas eh. Ang mahirap pag binigyan mo ng 1 million, mahirap pa rin. Walang pagbabago. Kaso tayo ang tumatrabaho sa tunay na pagbabago. Kaya salamat po sa mga may pangarap na nakakaintindi ng ating mga pinaglalaban. Hindi pera ang problema natin mga kasosyo. Hindi pera ang problema ng Pilipinas. Kaya mahirap. Hindi. Ang problema natin dito sa Pilipinas, walang mga pangarap ang mga Pilipino. Hindi pera. Hindi 299 ang problema ng Pilipinas. Pambihira. Barya lang yan 299. Ang problema tinutumbok natin, wala kasi tayong pangarap. Aga-aga. Lungkot ako kaninang Pasko eh. No? Pambihira no? Paskong Pasko, regalo nyo sa akin? Regalo nyo sa akin? Bakit gagawa ko ng app na libre? Wala namang problema eh. Sa libre. Kaso hindi niya masosolve ang tunay na problema ng Pilipinas. Ewan ko ba? Ewan ko ba talaga? Pero salamat Pasko, nakapagtimpi ako. Salamat Pasko. Paskong Pasko naman, mga kasosyo, huwag niyo na ako munang konsumiin. Pero focus tayo sa pangarap. No? Yung iba na hindi pa nakakagets ng ating pinagtatrabahuan, let's wait for them. No? Matututo din ang iba pero hindi tayo galit. Nasasaktan lang din tayo kasi syempre pinagtatrabahuan natin ng magkaroon ng pangarap ang buong Pilipinas. Yung iba hindi nakakaintindi, which is okay lang naman yun. Hindi naman talaga lahat nakakaintindi. Pero masasaktan at masasaktan ka pa rin naman syempre. Pero focus tayo sa trabaho. Focus tayo sa paglilingkod. Yun ang mahalaga. At no hate tayo. Ha? Focus pa rin tayo sa love, sa pagmamahal. Mahal natin yung iba, lahat tayo, lahat mahal ko, lahat. Kahit sumasakit yung kalooban ko sa inyo minsan, sa iba, mahal ko pa din kayo. Ganun naman, di ba? Kahit pamilya nyo, kahit mahal na mahal nyo, nasasaktan pa din kayo. Ako, ganun din ako. Mahal na mahal ko kayong lahat, pero may mga kasosyo pa rin na nasasaktan ako. Yung baga, nasasaktan nila ako, ganun. Pero ganun talaga, kailangan natin mag-grow. Focus pa rin tayo sa trabaho, sa pagbibigay ng value. O secret lang yun mga kasosyo, ah. Biglang isang araw, alam nyo naman ako paano kumilos, di ba? Parang nung birthday ko. Biglang isang araw, bawal na magbigay. Kahit gusto nyo pa magbigay, bawal na. Basta, may ganyan din yung kasosyo app. Kahit gusto nyo pumasok, kahit magbayad pa kayo ng 20 mil, sarado na. Okay, yun lang ang nakarinig nun. At sa kasabihan nyo na lang yung mga malalapit sa inyong kasosyo. Kasi pag in-announce ko yan, magmamadalian lahat. Ayoko naman nun. Fake naman yun. Fake. Yun ang regalo ko sa inyo ngayong Pasko. Nalaman nyo yung plano sa kasosyo app. Biglang isang araw, sarado na yan. Tayo-tayo na lang nasa loob ang magtatrabaho sa next level. Regalo ko na sa inyo yan. Please huwag niyong ipagkalat atin lang yung plano sa kasosyo app. Kung kailan, basta. Okay, pabati natin yung iba. Mag-ano tayo mga kasosyo? Hanggang ano lang tayo ngayon bago mag-alas 12. Tapos magpapahinga na tayo. At least lang, nasabi natin na magkakasama tayo ngayong Pasko. Yun ang importante. Maraming iba dyan. Nasaan sila ngayon? Naandun, nagpapakasaya sa sarili nilang buhay. Pero ako gusto ko magpakasaya rin kasama kayo. Kasi sobrang saya ko sa pamilya ko kahapon, kanina. Pero hindi ko talaga ma-team na ano eh. Lumagpas tong December 25 na hindi ko maparamdam sa inyo na pamilya ang turing ko sa inyo. Yun lang ang gusto kong iparamdam sa inyo. At syempre miss na miss ko kayo dahil I need time. Thank you Kasosyo Loris. Thank you so Charvin sa time. Sa laging pangangamusta sa akin ha. Salamat po sa mga nangangamusta sa akin at sa mga nagtitiwala sa akin na si Kasosyo Arvin nandiyan lang yan. May inaatupag lang yan. Salamat po sa tiwala niyo sa akin. Alam niyo hindi ako nakatunga nga lang. Kahit hindi ako nagpapakita sa inyo, hindi ako nakikipag-communicate. Inayaan ko kayo. Ang dami kayo nag-evolve. Una, yung sa tambayan sa kasosyo app, hindi ako active doon. Pero pag sumisilip ako, nakita ko nag-evolve din kayo. Nag-evolve yung tambayan. Nag-evolve talaga yung tambayan. Solid na. Kasi may sariling buhay kung saan nag-mature. Yun, opo, totoo. Ano yun, blessing yun para sa nakikita ko. Kasi nag-evolve eh. Nag-evolve yung tambayan. Nag-step up yung mga dapat mag-step up. Nagkaroon ng time yung mga kailangan magkaroon ng break, no? Yun ang... Ay, nagtaas na kami kasi kasosyo Vincent. Ayun pala, hanggang ano lang tayo, 11:59 ngayong gabi mga kasosyo. Kaya yung gusto mag-message na po ha. Baka hindi ko na matawag iba. Wala kang mic kasosyo Arvin, hindi marinig. Yan. Hello? Bumalik na? Hello, yeah. Bumalik na po. Yun. Okay, ay basta yun, hanggang 11:59 lang po tayo ngayon mga kasosyo ha. Kaya yung gusto magsalita, magtaas lang po ng kamay, tatawagin ko po kayo para bumate at mag-message sa KMG. Si kasosyo Vincent, tawagan ko, Vincent Ferril. Taka si Kasosyo Loris next. Kasosyo Vincent, Merry Christmas. Hello po, magandang gabi, Kasosyo Arvin. Yes, Kasosyo. Agagalak po ako na nandito sa grupo at looking forward for 2020.
Ah, okay. Merry Christmas din kasosyo Vincent at nakatambay ka, naka-attend ka sa ating reunion. Sa ating ano ngayon, munting event. Ah, si kasosyo Cecil din gusto magsalita. Gusto ko pagsalita hindi si kasosyo ano po, si kasosyo Mark. Hindi pwedeng hindi. Si kasosyo Mark Angelo hindi pwedeng hindi magsalita mamaya. Ano po? Hello po. Si kasosyo Cecil pa-message natin. Maligayang Pasko kasosyo Cecil. Ligayang Pasko rin po sa mga kasosyo. First time po pumapasok sa Zoom na to. Sa tulong po ng anak ko kasi wala akong alam paano magpindot-pindot. Mm-hmm. Pero napapanood ko na po kayo sa YouTube yung mga ano nyo, yung mga binibigyan yung payo sa mga kasosyo. Wish ko rin po na sana makapag ano rin po ako, matulungan nyo rin po ako dun sa nasimula namin na maliit na negosyo. Sana po makakuha rin ako ng idea kung paano pa mas mapapalaki, paano mas ma-i-improve, saka kung paano mas makikilala yung aming product. Magtutulungan natin niya kasi sa RV. Nakakatuwa po. Nakakatuwa po yung pag napapanood ko po at napapakinggan yung mga Zoom nyo sa YouTube. Kasi po, may nag-ano lang po sa akin na friend ko sa ibang bansa pa po. Mm-hmm. Kasi nakikita niya po yung negosyo ko na sinisimulan. Mm-hmm. Kumbaga, kumari ko po yun, kababata. Tapos, na kwento niya po sa akin na pakinggan ko nga raw po yung ano nyo, yung pang-vlogs nyo. Bali po nung time na yon, sabi ko sige po, pagka nagkaroon ako ng time kasi sa sobrang busy ko, hindi ko alam kung makakapakinig pa ako. Na yun po, mga after 2 days, yung isang kumpare ko naman po na taga dito din sa Bulacan, sa Pilipinas, ang nagsabi sa akin na nakakapakinig na raw po siya sa inyo. Sabi niya, Mare, try mong makinig at marami kang matututunan tungkol sa mga vlogs niya. Ano sabi mo kasosyo Cecil? Baka na ma-scam na naman yan. Hindi po, kasi kilala ko rin po kasi sila. Kilala ko rin po sila, may kumbaga may negosyo na rin po sila at nakikinig po sa inyo. Ayun po, nagpaturo po ako dun sa anak ko kasi siya yung may alam kung paano mag sa YouTube. Paano ko kasi wala po ako masyadong alam. Tutok po kasi sa kung ano-anong mga ginagawa. Ayun po, na inano niya po sa akin, tinuro niya po sa akin. Kaya po, pag wala po akong ginagawa, o kahit may ginagawa po ako na inuumpisahan yung product namin, kasabay po nun yung cellphone ko, naka-open sa YouTube, pinapakinggan ko po yung mga sinishare nyong mga ano, tsaka po yung mga sinishare ng mga kasosyo. Oh, salamat po, kasosyo Cecil. Yung mga business nyo po, pag-usapan natin sa mga next Zoom, kasosyo Cecil. Salamat po sa nag-invite sa inyo. Kumita thank po yun. Po. Kasosyo. Merry Christmas, kasosyo Cecil Castillo. Meron tayong... Ayan. Si kasosyo Chikoy pumasok, ano? Ayun, sisilip si kasosyo Chikoy. Mamaya marinig din natin siya. Si kasosyo Jan na. Kasosyo Jan, Merry Christmas. Nasaan ka? At kamusta ang Pasko mo yun? Hello po. Clear ba yung boses ko? Malinaw, kasosyo Jan. Okay. Hello. Bago lang actually ako sa group. Based ako sa Tacloban City, pero ngayon nandito ako sa probinsya ng Biliran, malapit sa Leyte, Eastern Visayas. Well, na magpapasalamat din ako kasi small sa simulan na encounter ko yung channel mo sa YouTube, kasosyo Arvin. Kasi small time creator din ako. Like, nagkaroon din akong content sa entrepreneurship. Mga focus lang sa like mga youth, yung mga student. Kasi student din ako, college student, fourth year, 22 nice. Years old. So far, merong dalawang business na nirarun. Nice. So yun, actually, nag-subscribe na din ako sa Kasosyo app at saka nagkita na kami ng mga sila, Ma'am Kasosyo Ana, sila Kasosyo Pinay Hat. Nagkausap-usap na kami last December 23. Sa Tambayan? Ayun, sa Tambayan. Nice, nice. Tsaka, madami. For this year, yun nga, binabati ko yung lahat. Pero siguro, I'll take this chance na lang to say this. Additional lang yung sinabi mo kanina, kasosyo Arvin. Kasi, for some na hindi pa talaga subscribe dun sa kasosyo app, ako unang, unang Tambayan experience ko pa lang. Pero ang dami kong natutunan. Iba kasi yung first hand na
experience tapos sinishare sa sa inyo kaysa mag-YouTube lang, ganyan-ganyan. Sa iba kasi yung mismong mga experiential learning sa iba tapos narutunan natin. Tsaka when it comes naman dun sa price, kasi yung Arvin, ako super justified naman siya talaga kasi additional ko lang, there will be no commitment. Walang magiging commitment kung wala talaga ding like gagawin siyang libre. Sorry na lang pero disagree din ako dun. Pero ayun, that's it lang naman. It's nice that I get to know everyone. Gusto ko din talaga makipag-connect solely dun sa mga kabataan din. Kasi when I posted, nung nag-post ako sa group, madaming students, madaming mga like 15 years old pa lang, interesting. Wow. Gusto ko din sana malaman yung mga stories nila. Yeah, kasi baka makatulong din ako ganyan. Thank you. God bless you kasosyon dyan at makapag-usap pa tayo ng marami soon. Welcome sa ating grupo, mga kabataan nating mga kasama. Okay, si kasosyong Maestro Jericho naman. Merry Christmas, kasosyong Jericho. Kamusta ka na? Kamusta? Kamusta Pasko dyan? Mabuti, sir. Ako po, nasa trabaho, sir. Ako, naka-duty. Kasosyo, nasa trabaho lang. Ati New Year, 6 ano, to 6 palagi. Kamusta celebration mo kanina ng Pasko? Pasko natin. Actually, nandito pa rin ako, sir, sa duty. 12 hours duty. Pero yun lang, gusto ko ding i-greet yung lahat ng kasosyo na nagagalak ako dahil matatapos natin yung 2021, buong Pilipinas ay maraming pinagdaanan pero hindi tayo susuko. Mapapagod tayo pero hindi tayo susuko. Sa lahat ng mga kasosyo na natuto at matututo pa, ako looking forward tayo for the year of 2022. At sir, kasosyo Arvin, noon pa naman naka-subscribe na ako sa YouTube mo, nagsisimula ka pa lang. So, I don't much more explain about it, pero nagagalak ako dahil sa mga magandang motivation na narinig ko sa'yo at narinig ko noon pa man. Nakita ko yung kabutihan ng puso mo. Common denominator natin is we have fear to God at gusto natin talaga na magkaroon ng pagbabago at maganda yung layunin kasi despite of mga trials natin sa buhay, although wala tayo may mga pinagdadaanan, pero adyan ka para to stand kasi mahal natin yung mga Pilipino at narinig ko rin sa iyo na alam ko kung gaano mo kamahal yung OFW dahil syempre yung father mo is OFW din. Despite of that, isa sa magandang balita, bukas magbabakasyon yung kaibigan ko. Mm-hmm. May nagregalo sa akin ng libro mo at saka t-shirt. So mababasa ko na rin yung libro mo pagdating dito sa Monday. Wow. So, salamat sa nagregalo sa essential kasosyo. At tingin ko malapit siya sa'yo. Si Brad June Basto. Siya yung nagregalo sa akin ng book at saka t-shirt. So maraming pong salamat. Yun lang po. Maligayang Pasko po sa bawat isa at maligong bagong taon. Yun lamang po muna kasosyo. Salamat sa mensahe kasosyo Jericho. Enjoy yung book natin pagdating dyan. God bless you. Madalas si kasosyo Jericho rin sa kasosyo app po. Ever since. Yun. Si kasosyo Cody naman, kamustahin din natin maligayang Pasko, kasosyong Cody. Merry Christmas sa inyo. Merry Christmas sa inyo mga kasosyo. And sobrang blessed ngayong araw na to na binigyan ako ng Panginoon ng mga challenges sa buhay na may opportunity ako makaroon din ng business at saka nakaroon din ako ng trabaho din. And sobrang laki ng pasalamat ko kay kasosyong Arvin na mas lalo ako na-inspire sa ginagawa ko. And yun lang po kasosyo. Okay ka lang dyan, kasosyong Cody. Ayos ka lang dyan. Okay lang po. Naiyak ka ba? Wala, medyo kinakaban po kasi ako. Medyo na-start up ako po. Tapos naman, si Arvin Urubia lang to. Nakabahan. Joke lang. Anong sinabi mo challenges kanina? Bakit may pinagdaanan ka ba kanina? Hindi na, parang nagtatrabaho po ako sa business ng family ko. Ah. Tapos, sobrang busy din and mas lalo na-build yung sarili ko. Tsaka napanood ko yung mga level 2 negosyo mo yun sa Tambayan and mas lalong naging malawak yung natutunan ko sa negosyo about level 2 yun lang and naging proud din ang family ko na mas lalo akong naging masipag din at yun lang. Sige, God bless kasosyong Cody ha. Kwento pa tayo soon. Wait lang ba, gusto kong makausap yung Team Stallion kasosyong Jomar. Lumabas na ba? Hindi ko na ata naabutan ang ating message siya. Oo nga. Ito po pa.
Hello, kasosyo. Merry Christmas, kasosyong Arby. Jomar, ano, kamustang Pasko nyo? Busy? Busy sa negosyo? Sila kasosyo Ember? Opo, sobrang busy po, kasosyo Arby. Talagang nag-focus kami sa negosyo. Kaya hindi rin po kami masyado nakakasali sa group. Okay talagang lang. Talagang ano po kami, dik-dik po kami sa, ano, sa trabaho. Dahil talaga, po, talaga. Position po kami para pagdating ng 2022, eh, ready na po lang. Wow, salamat sa Diyos. Sila kasosyo Ember? Nandito rin po, saka si kasosyong Melanie po. Oo, saka si kasosyong Melanie. O si... Ay, o salita si... kayo. Ay, di ba sila? Natuwa ko kasi nandito kayo kahit na Pasko ngayon. Nandito kayo sa... Opo, maintenance po kasi yung ano, yung fiber, kaya medyo mahina po yung connection nila. Ah, okay lang. O sige, kasi kala ko pero lumabas ka na eh. Pero nakita kita, opo, gusto talaga kitang batiin. Merry Christmas sa inyong buong... Nakakatuwa tong Team Stallion, mga kasosyo. Sila yung example ng grupo na aking pinopromote. Yung grupo na madami kayo, hindi kayo solo, pero magkakaiba kayo ng galing, kakaiba kayo ng skill, tapos may pangarap kayong malaki. Sila yung epitome ng example ko na yun. Team Stallion. Kaya bilib ako sa inyo, Team Stallion, na galingan nyo pa. Alam ko marami pa kayong challenges na pagdadaanan. Pero tandaan nyo na wag lang kayong bibitiw sa pangarap nyo. Nasaksihan ko na kayo lumaban. I'm so proud of you, Team Stallion. Sa grupo niya, ha? Sa grupo niya. O, sige. Ayan, si kasosyo Melanie, kasosyo Ember, at saka si kasosyo, yung accountant niyo, sorry, si kasosyo Faith. Kasosyo Faith, of course. Magaling kayo, guys. Keep it up, ha? Trabahong malupit. Okay, batiin naman natin yung iba. Nakakatuwa naman. Parang hindi Pasko, nandito kayo lahat, mga kasosyo. Feeling ko, kanina siguro may mga 20, yun, na-attend. O, ngayon, 51 na tayo, oh. Pero hindi tayo magtatagal ngayon, mga kasosyo, ha? Pinakamatagal na yung 11:59. Importante na kasama-sama tayo. Happy New Year po sa atin. Yan. Thank you. O, si kasosyo Mark na ang pag-message natin. Kasosyo Mark, kamusta ka? Ay, Merry Christmas. Okay. And you Merry can... Christmas din po. O, pwede ka mag-share sa amin yung pinaghahandaan mo for next year para lahat tayo lahat ay sama-sama natin pagdaan. Ano yan? May tawid. Samahan ka namin dyan. Kasosyo Mark, yes. Merry Christmas sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako. Itong 2021 is naging meaningful din sa akin na ang ano, na hindi kailangan magmadali sa buhay. Alam ko yung struggle ko, lilipas din yan. Kumbaga yung sugat gumagaling eh pagdating ng panahon. Ito ang laban ko itong 2022 is magpagaling. Ang wish ko lang is ano, sana ipag-train nyo rin ako na maging successful at pagdating ng 2023, ayun na yung tunay kong love. Itong kwento ko ng 2021, kahit hindi naging ano, yung progress is naging mabagal, pero marami akong natutunan at marami akong nakilala. Especially sa inyo po. Marami akong natutunan at saka sa mga kasosyo rin natin. Ayun lang po yung ano, Merry Christmas po. Love you all. Love you, kasosyo Mark. Alam mo, kasosyo Mark, yung malaman lang yung istorya mo, sobrang victory na yun. More than enough. Kung hindi mo lang alam, ha? Kung baka hindi mo alam eh. Yung nakakaalam ng istorya mo at ang pinaglalaban mo. Pag nalaman yun eh, parang kahit anong pinagdadaanan mong challenge ngayon, maalala mo si kasosyo Mark sa pinaglalaban niya din. Ewan ko, kung baka hindi mo lang alam, kasosyo Mark, kung gaano ka nakaka-bless. Kung hindi mo pa alam, sobra mo kami nabibless, ano eh. Sobra. Yes, kasosyo Mark. Nakikita kong gaano ako ka-bless kasi yung buhay kong na ganito is pinapangarap din ng iba. Kaya sabi ko, swerte pa rin ako. Kasi nabubuhay ako ngayon, may purpose kasi may pamilya pa ako. Mm-hmm. Kumbaga, ayaw kong mamatay na mahirap. May pangarap. Yung kwento ko yun na share ko sa inyo, that was 3 years ago pa. Mm-hmm. Hanggang ngayon, crystal clear pa rin. Yung laban ko, tatapusin ko po yun. Yun. Hindi pwedeng hindi ko tapusin yun. Hindi ako quitter. Yun. Ayan po yung kwento. Inspirasyon ka, kasosyo Mark, pagpatuloy mo yan at kasama mo kami dyan sa pagdadaanan mo. Ang tambayan, andyan lang. Ang Zoom meeting natin, andyan lang. Sa pagpapalakas mo sa 2022, kasama mo kami at syempre si Lord at ang aming dalangin. Mamaya pagpipray natin lahat, yung mga dapat natin ipagdasal. Salamat sa message, kasosyo Mark, at maligayang Pasko sa iyo dyan, sa iyong buong pamilya. Sige po. Salamat po. Laban lang po tayo, laban lang. Hindi patapos ang laban. Yun. Madalas to tumambay. Thank si kasosyo Mark at nag-aambag ng matindi. Si kasosyo Axel kasama natin, si kasosyo Miss Jamie. Mapagsalita din natin sila. Si Miss Jamie muna, tapos si kasosyo Axel. Miss kasosyo yung Jamie, please. Hello Merry po, Christmas. Sir Alvin. Merry Christmas po. Medyo kinakabahan ako kasi bati ka naman sa buong KMG.
Hi, ako si Miss Jamie from Tarlac po. Nakakatawa kasi ang tagal ko na pong gustong pumasok dito. And pero praise God po na nakakatawa kasi yung mga kagaya ni Sir Arvin Urubia na isang Christian na nagninegosyo ng malupit is yun po yung talagang hinahanap ko din. Kasi Christian nga po ako. Kasi iba po yung advice kapag Christian po yung mentor natin. So right now po, nagpa-property specialist po ako ng mga properties, yun nga. And then, na-apply ko po yung sinabi ni Sir Arvin sa pre-sale. Kasi according sa pag-aahente ng lupa, of course, may sideline ako yun, which is nag-ano ako ng mga jewelries, yung mga gold po, na hindi ako namumuhunan. Talagang, as a millennial po, na-execute ko na dati kasi, yun nga yung sabi ni Sir Arvin na maging doer tayo nung mga sinasabi natin. Dati puro ako basa ng mga libro, pero isang natutunan ko na tumatak sa akin is yung execution. Yun, until na po na-apply ko na yung profit ko, hopefully, and I'm praying na may kausap akong isang British. Sabi niya, gusto niya akong tulungan na mag-set up ng isang shop ng jewelry dito. You know. Keep on praying yon na sana, and mag-meet kami next year, hopefully, itong pandemic is okay siya at maging okay yung visa niya kasi dahil foreigner nga siya, meron siyang medyo hirap po siyang pumasok pero pinapanalangin ko na sana matuloy yun. Nakakaano kasi hindi man ako ganun. Although nasa sales and marketing na ako ever since, talagang nagtitinda na rin ako, bata ako. Pero iba po yung talagang sinasabi mo na businesswoman ka eh. And I'm praying na sana yung permit ko maging maayos next year. Mm. Yung mga funds, mga contingency fund, inaayos pa. Medyo kinakabahan ako kasi kakakala si Sir Arvin po yung kaharap ko. Arvin Urubia lang so, to. Ano po? So, maraming salamat po na nakapasok ako. Ilang beses po ako nagtry kasing pumasok dito. Ngayon lang talaga ako pinalad ngayong Pasko. Wow! Kaya, maraming salamat po sa grupo na to na sa isang kagaya ko na 29 years old na hindi pa ganun ka-credible sa pag-inegosyo pero nagtitake ng risk, talagang lumalaban din sa buhay, no? So, ayun po. Single parent po pala ako kaya ito yung isang dahilan ko na patuloy po akong lumalaban sa ano, kasi dati rin po akong empleyado eh. Alam ko naman na masipag tayo pero when you say employee talagang, although hindi ko naman dini-discourage kasi galing ako dun pero iba kasi yung may purpose ka na yun nga gaya po nung sabi ni Sir Arvin na tayo po yung isang instrumento na kaya nating baguhin ang bansang Pilipinas. Totoo po, mayaman po ang bansa natin kasi mission group po kami, affiliated ako sa mga Missionary International. Totoo po, sila po nagninegosyo dito sa Pilipinas. Yun po. Salamat po ulit. Kinakabahan talaga. Ay, salamat at binati mo kami kasosyong Jamie at nandito ka ngayong Pasko. Opo, Sir Arvin. Talk to you more sa mga susunod pa nating meeting, ha? Salamat. Yes, at po. God bless sa future plans mo dun sa nabanggit mo na yan. Mukhang exciting yan. Glory to God pala sa pagtitiwala sa akin sa dito sa mundong ginagalawan natin na pagninegosyo. Welcome po, Sir Arvin. Yo.